Magandang umaga po sa bawat isa. With the grace of God, we are all here. Salamat sa biyaya ng Panginoon, panibagong lakas at sigla. Ang patuloy niya binibigay sa atin. Bagamat ang iyong humble servant is still in the process of restoring his physical life. Maybe by God's grace, medyo parang magkakasakit po tayo kapag hindi tayo magsasalita. Appreciate na salita naman. Mas grabe po yun. I'm called by God to serve Him, to share the gospel of Jesus to people around us. Ngayon po man, medyo hectic yung schedule, napaka-tiring, but by God's grace, salamat po sa mga panalangin, salamat po sa mga pagdulog po ninyo sa Panginoon, sa biyaya at kalakasan patuloy binibigay ng Diyos sa ating pumbuhay. Amen. Praise God. Medyo may pagkakaiba lang, medyo ang dating po sa inyo marahil paos at malat. Ganun po talaga ang buhay. Pag tumatanda, medyo gumaganda daw ang pananaw sa buhay. Well, anyway, may the grace of God pa rin sa biyaya po ng Panginoon. Traveling around ay medyo tiring talaga, stressful. Well, in some sense, salamat po sa mga dalangin, salamat po sa biyaya ng Panginoon. Ganun po talaga ang buhay sa mundo. Sa mundong ito, punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng hirap, punong-puno ng trials and difficulties. But thank God because He is our strength, Siya pong ating kalakasan at tagumpay. Sa kabila ng lahat ng ito, ako po naniniwala na tayong lahat ay nangangarap na magtagumpay sa buhay. Whether in the essence of physical conditions, in the essence po ng financial or family-wise or business-wise, gusto natin nagtatagumpay, lalo na sa ministeryo ng Diyos. Gusto natin nagtatagumpay po ba? Lahat po ba kayo masaya? Ito po ba yun? Masaya kayo? Are you blessed? Salamat sa Panginoon. Salamat din sa ating mga kapastoran na willing naman to support sa gawain ng Panginoon sa kabila po ng ating pong absence. But I still believe whether we are here or not, ang presence ng Diyos hindi nawawala. Lagi pong nandyan yan. At kailanman hindi niya tayo iwan, hindi pababayaan. What a faithful God we have. Pulupakan natin ng Panginoon sa kabutihan niya sa buhay nating lahat. Amen. Ako po ba'y nadidinig nyo ng maliwanag po dyan? Mukha atang may echo yung aking... May echo. Hello. Okay, ganun no talaga. Ay, pagpaumanhin nyo po. Ganyan din, magandang umaga po sa ating po mga kapatid na hindi po natin kapiling face to face. Sa pagkakataon pong ito, nasa inyo po yung kanyang mga tatahanan at salamat po sa Panginoon sa presence ng Diyos sa kabila ng pagkalalayo natin sa ating distansya. At a distance with each other, we still believe God is always with us. Amen po ba? Ang problema lang sa atin, we are not at the same, at many place at the same time. Hindi natin pwedeng ilagay ang ating sarili sa isang lugar, sa isang oras, na nandun tayo lahat. Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. At salamat sa Panginoon, in the absence of many, ang Diyos pa rin ay nandiyan kapiling po natin po ba? Amen. Sa panahon na kita, piling nyo nag-iisa kayo, hindi ko totoo yun. Lagi kayong may kasama. Ninyo lang siya pinapansin. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay muling tumayo. If you have your Bible with you, I hope, meron po kayong dalang Biblia. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Matthew chapter 6, verse 33. Familiar na familiar po tayong lahat sa talatang ito ng Biblia. Sino po sa inyo kabisado na itong Matthew 6:33? Kung hindi pa, you miss the point of God's happiness and blessing. Inyo pong hindi nakakamit ang kagalakan at kasiyahan ng paglilingkod at pagkilala sa Diyos. Matthew 6:33, if you open your Bible, pakibukas po sa inyong Biblia. Ito po ang ating mababasa, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sa Tagalog, ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kapamumuhay na ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Praise God. Tayo pong lahat ay dumulog muna sa Panginoon, humingi ng tulong at gabay mula sa ating Diyos na buhay. Shall we all pray and ask God's provisions, guidance and leading upon our lives this morning. Hallelujah. O Diyos, salamat po. Nung pamanding una, Panginoon, sa aming pagsilang, hindi ka nagkulang. Ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa iyo. Hindi ka nagbabago noon, ngayon, at maging bukas. Lord, salamat po sa iyong presence. Salamat po sa life.
that you've given us. Thank God, sapagkat meron kaming Diyos na marunong magbigay ng mabubuting bagay sa aming pong mga buhay. Lord, you give us strength, you give us power, you give us energy. You are the source of life, you are the source of hope and happiness. And we are so blessed because we came to understand and know who you are to us and how important you are to us, O God. Kung gaano kahalaga sa buhay namin, salamat po. O Diyos, sa pagkakataon pong ito, kami po'y humihiling ng iyong pong biyaya, alakasan din naman at tagumpay. Sa kabila po ng aming mga kahinaan, pagkukulang at mga kasalanan na gawa, Lord, nandyan ka at patuloy mong pinalalakas, inutugon, inaabot ang aming mga kalagayan, O Diyos. Lord, what a faithful you are, isa pang Diyos na tapat at hindi nagbabago noon, ngayon at bukas. Ama, salamat po. Samahan mo kami sa umagang ito na pamamagitan po ng pagbabahagi ng iyong salita at pakikinig nito. Dalangin ko, O Diyos, mangusap ka, manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. And may we enjoy your holy presence, O God, as we worship you in spirit and truth. Nagsimula po kanina, at marahil Panginoon, ang ilang po sa aming kagabi pa lamang, Panginoon, nagsimula na magpulit sumamba sa iyo para sa araw na ito. O Diyos, salamat po ng marami. Lord, all the glory, honor, and praise belongs to you. And Lord, narito pong ibang lingkod, gamitin mo po bilang daloy na yung pagpapala at maging pong kalakasan sa aming lahat ang iyong pong mensahe na nagbibigay po ng tunay na kahulugan po ng buhay na masaya at buhay na satisfied and contented sa mundong ito. Habang kami po humaharap sa mga hamon ng buhay, papagtagumpay mo po ang bawat isa sa amin. Huwag pong hayaan, Panginoon, ang bawat isa ay uwi ng lugi, talunan at hindi po nakamit ang biyayang iyong inilaan sa araw na iyong inihanda sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po ng marami. All the glory, honor, praise belongs to you. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise God. Tingnan niyo po ang inyong mga katabi. Titigan niyo siya sa mga mata. Tanungin niyo siya ng totoo. Kapatid, fulfilled ka ba sa buhay mo? Masaya ka ba? Sa totoo lang. Gusto natin lagi tayong masaya. Amen. Pero alam natin ang katotohanan, not all every moments ng buhay natin, lagi tayong nakangiti. May panahon na tayo luluha, iiyak, lulungkot. At siyempre bahagi ng buhay sa mundong ito. But think about this, God does not want us to live a life of sadness. Hindi po nais ng Diyos lumungkot ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung may malungkot kay katulad, sabi mo kapatid, cheer up. Sige po, sabi mo kapatid, ngumiti ka naman. Kahit ngayon lang, mamaya naman ito lang yung kasungitan. Huwag naman. Hallelujah. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga ng how to find happiness in the world full of wants and needs. Sa Tagalog, sinikap po Tagalogin yan. Paano mahahanap ang kaligayahan sa isang mundong punong-puno ng mga kagustuhan? Fulfill. Sino po nagbasa ng aking insight kagabi? Kanina. Maka ko pong sinanyan, limaga ko nagis kasi maaga kong ininis na aking ubo. Ngayon pa man sa grace ng Lord, ay salamat. At kagalakan ko po na bumuo ng mga ganyang insight at magbigay po ng kalakasan, hindi lamang po sa ating iglesia, maging po sa kabuuan ng aking po mga kilala at mga kaibigan, kapalingkod, na nagagamit din po ang mga bagay na magpapalakas ba. Because God wants us to be an encourager to people, no matter what our situations would be. Gusto ng Diyos na tayo po ay maging kalakasan ng iba, kahit na ano pong ating sitwasyon sa buhay. Kaya malungkot, maging kalakasan ka sa mga malulungkot. Kasi nais ng Diyos pasahihin ka. Kung kayo lugi, maging kasayaan ka sa mga nalulugi, sabagat nais ng Diyos paunlarin kang muli. Patatagin ka, palakasin ng buhay mo, at paunlarin ang iyong pananampalataya. Sa kabilang banda, dapat po natin tanggapin ang katotohanan ito na ang buhay sa mundong ito ay punong-puno ng hamon. And one of the challenges we're facing today is the challenge to face the reality of fulfilled life. Ganap na ba ang buhay ko? Satisfied na ba? Contento na ba? At masaya na ba ako sa ginagawa ko? Hello, sino pong masaya nandito? Oo, totoo ba yun? Baka naman nainip na kayo. Alam mo ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin, sa totoo lang. God knows what is in the heart. At maya, pag-usapan natin itong bagay na ito. Yan. Alam natin na lahat ng mabubuting bagay na ating taglay sa buhay ay buhat sa Diyos. Every good gift comes from God. Amen po ba? Ang sabi po ng James chapter 1 verse 17, ang sabi po riyan, ang lahat ng mabuting bagay, ganap na kaloob, at ganap na kaloob ay buhat sa langit
mula sa Diyos Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Lahat daw ng mabubuting bagay. Kung may mabubuting bagay nangyayari sa'yo, gift ni Lord yan sa'yo. Eh bakit hindi nagiging mabuti ang araw natin? Kasi nga, nagkulang ba ang Diyos sa bawat sandali ng buhay natin at ipagpalain araw-araw? Hindi. Never did ever God short-handed us with the blessing that He installed for us every day. Eh sabi ng Panginoon, magkano lang kayo araw-araw. Our daily bread. Daily ang bread ng Diyos. Hindi po panglingguhan, hindi pang buwanan, hindi pang kinsihan. Ibi-bless ka ng Diyos araw-araw. May blessing ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba ron? Hallelujah. And God wants us to be happy every day. And this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ito yung araw. Sa kabila ng ating pong mga bigating daladala, mga pasaning mabibigat, mga problemang hindi mo maintindihan kung bakit nangyayari sa buhay mo, hindi na lang sa kapitbahay mo, ibigay ng Diyos yung problema mo. Di po ba? Minsan, sa akin, Panginoon, hindi na lang sa Kanya. Total, malakas siya, bigyan mo siya ng sakit. Ay, paano? Bakit rayuma man lang sa Kanya? Sa akin ay alta presyo sa Kanya, rayuma. Kung pwede, ipasay, di ba? Kung pwede lang, sa iba na lang, huwag na tayo. Kasi we want to be fulfilled life. We want a life that is satisfied, contented, and happy. Pero alam natin, may mga bagay na lumulungkot sa buhay natin. Lalo na sa panahon ito, ang mga programang sikat ngayon, yung mga malulungkot, yung mga drama. Kaya nakakaawa daw yun. Pag napanood ka ng drama, maging dramatic na yung buhay mo. Manood naman kayo ng komedya para maging comedy yung buhay natin. Katawa-tawa at masaya. Hindi ko sinasabi yun na nakasalalay ang tunay na kagalakan. Kaya lang sa isang banda, alam natin ang mabubuting bagay galing sa loob ng Panginoon, galing sa langit. Sabi po ng Bible yon. Okay. Gayunpaman, alam din natin na hindi naman madadala sa kabilang buhay anumang mga bagay na taglay natin dito sa mundong ito. Anumang blessing meron ka, hindi mo madadala sa daigdig ng kinabukasan yan. Alam niyo ang awit po ng Only Jesus Can Satisfy Our Souls? Hello, narinig niyo na ba yun? Matagal na awit na ito, mas patanda pa sa buhay ko yun eh. Only Jesus can satisfy our soul. The world will try to satisfy it at longing in our hearts. Sino kakaalam ng awit na yun? Ate, alam niyo po ba yun? Only Jesus can satisfy our souls. The world will try to satisfy that longing in your soul. You may search the whole wide world and the beauty it has in store. You may not find true satisfaction until you found the Lord. For only Jesus can satisfy our soul. Only Jesus can satisfy our soul. And only He can change my life and make it truly whole. He'll give you peace you'll never know, sweet love and joy and heaven too. For only Jesus can satisfy our soul. The world will try to satisfy that longing in your soul. You may search the whole wide world and the beauty it has in store. There comes a time that death shall call you and riches cannot get you there. For only Jesus can satisfy our soul. Amen. Hallelujah. Only Jesus can satisfy our souls. Hallelujah. Buti nakanta ko. Kala ko biyaya pa rin ang Panginoon. Only Jesus can satisfy our lives. Alam niyo, problema po, lahat ng bagay na hinahangad natin sa mundong ito, para sa panahon natin, pagka magkaroon ako noon, siguro sasaya buhay ko. Sino ang akala na tama yung pananaw natin yun? Baka nagkakamali po tayo. And there's a big problems we have to face in this world. Sa kabilang banda, naniniwala tayo lahat ng blessing galing sa Diyos, di ba? Ano mga blessing na yan? Spiritual blessing, higit sa lahat. Pero more than spiritual, may physical blessing. Life comes from God. Amen. Ang buhay niyo, kaloob ng Diyos. Sino po yung humihinga pa rito? Humihinga ka pa ba, kapatid? Kanino galing yung hininga? Kaya lang, hindi nangangahulugang humihinga ka, nagiging makabuluan ng buhay natin, nagiging masaya. Marami pong humihinga na lumulungkot. Marami pong buhay na hindi kontento, hindi masaya, hindi ganap, hindi fulfilled. Why? Because perhaps they fail to realize what life is all about. Nakalimutan nila kung ano ang kahulugan ng buhay, kung gano'ng galing ito, at anong ibig sabihin kung bakit tayo may buhay sa mundong ito. That's the reason why marami sa atin hindi masaya. Kahit nasa church, marami pong tao hindi masaya. Bakit? Alam niyo po, ito pong problema natin. This world becomes intrusive. Ang mundong ito'y punong-puno ng pangmapanghimasok ng mga bagay. Ano ibig sabihin? Ang influence ng telebisyon, musika, mga librong ating binabasa, magazine, corporate ladders, or social circles, kaibigan, mga pananaw nila sa mundo na ito, nakaka-apekto sa ating mga desisyon sa buhay, di po ba?
Manood ka lang ng television para bagang kailangan kong panoorin ito. Kailangan matapos ko ito. Eh, panoorin yun. Matanda na kayo, hindi pa rin tapos. Wala pa rin ending. Ninaisip na niloloko na kayong programa. Totoo ba yun? Ibig sabihin, hindi ko na sinasabing mali yung pinapanood nyo. Hindi ko sinasabi, wala ko sinasabing title, no? Pero kung minsan, nakatutuon tayo doon, para bang yun ang buhay natin, nagpapasaya ito sa atin. Pero ang problema, intrusive nga eh. Para bang hindi matatapos, hindi maging kontento ang panahon at araw mo kapag ka hindi mo nagawa ito, napanood yun, natanggapin ito, natanggap yun, binili ito, na-achieve yun. Para bang kailangan mong maabot ito. Kailangan may mga botox ka para katanggap-tanggap ang beauty mo. Kailangan baguhin mong lahat. Kailangan marami kang salabi sa bangko para masabing kilala ka at masaya buhay mo. Sino dito gusto mag-earn ng 300 million pesos araw-araw dahil sa Pogo? Ang lungkot naman ang buhay niyo, di ba? Yumama ka nga, pero lumungkot ang buhay mo. Ang lungkot naman nun. Ibig sabihin, marami pong mundo, sa mundong ito, intrusive ang mga bagay na ating nakikita at napapansin. Lahat naman ito ay nagdidikta at naguutos sa atin patungo sa kailang direksyon at humihimok sa atin upang habulin natin ang achievement, acceptance, and acclaim sa buhay. Para baga ma-achieve? Para bang ito, pagka kailangan makatapos ako at kailangan high ang grade ko. Bakit ang pagkakaiba ng 75 sa 100? Para naman pasado yan. Hindi ko sinabing hanggang 75 ko lang. Angat mo naman, kung kaya mo 100, mag-100. Pero huwag mo sikapin ang hindi mo magagawa para mapulpil ang buhay mo. Malulungkot ka naman ganun. Pag may umangat sa'yo, lulungkot ka eh. Number 1 ka dati, tas number 2 ka na. Lulungkot ka. Bakit? Kasi may humigit sa'yo. You better be to achieve a higher grounds rather than failing. Di ba? Kaya sa mundong ito, may mga bagay po na nagaganap sa buhay natin. Kung minsan bigo ka. Hindi lahat ng liniligawan mo, oo, sagot sa'yo. Kadalasan nga hindi. Umiiling at inaayawan ka. Ang tanong ay ganito, paano ka magiging masaya? Pagka sinagot ka ng oo, marami po sinagot ng oo, lumungkot ang buhay. O tingnan nyo po sa katabi nyo. Diba? Tanungin sila. So, sabi, siguro kailangan sa taong ito, magkakapamilya na ako. O, para sumaya, para pag tumanda ako, may mag-aalaga, pagtanda ako. Sino may sabi noon? Maraming anak, pinagpapasahan sila ng anak niya dahil sa tumanda na. Lumungkot lalo buhay niya. Mas mainam pa yung walang asawa, masaya. Sino dito mga single na masasaya? Parang isa lang. Single na masasaya. Bakit kayo masaya? Kasi wala na mister nyo. Kinuha na ni Lord. O di ba totoo, tama? Hindi, joke lang po. Joke lang po yung sinasabi ko. Kasi para ma-acclaim yung buhay mo, kailangan mong tanggap ka, makilala ka, kailangan mayaman ka, kailangan para sikat ka, kailangan bago sa sakyan mo, kailangan nasa high-end ba? Eh kung wala kang ganung mga bago, wala kang pambili, hindi lang sasaya buhay mo. Yun ang problema. Paano ba natin masusumpungan at maranasan ang tunay kasiyahan at satisfaction sa mundo na punong-puno ng kaisipang gusto ko nito, gusto ko niyan, akin ito, akin yan, pwede ba meron ako niyan? Hindi nyo po alam, mundong ito, always want something far greater than they already received. Sabi niya, magkaroon lang ako ng matas na sweldo, kontento na siguro ako. Nagkaroon na lang ng sweldo, parang kulang pa rin. Siguro pag mayaman ako, sasaya buhay ko. Sino may sabi siya? Sabi nga rin Solomon, vanity, 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 vanity. Pag sinabi vanity, walang kabuluhan, walang kasaysay, lahat pala na-achieve ko sa mundong ito. Isang bagay na dapat kong inuwain. Bago ka tumanda, unawain mo ang Diyos, matakot ka sa Diyos sapagkat itong pinakamahalagang utos, sundin mo ang kanyang kalooban. Ibig sabihin, the bottom line is this, whether we achieve something for us to acclaim our lives with, without God, we are failing. Mabibigo tayo. Tanong, ulitin ko, baano ba natin masusumpungan at maranasan ang tunay na kasiyahan at satisfaction sa mundong punong-puno ng mga kaisipang gusto ko nito, gusto ko niyan, akin ito, akin yan, pwede bang meron ako nito? Paano ba natin maingatan ang buhay sa ating pananampalataya patungkol sa bagay niyan? Paano maingatan ang iyong puso upang hindi ka malayo sa layunin ng Diyos kung bakit ka nilikha at kung bakit ka nasa mundong ito? Sino dito may bahay na masaya pa rin, masayang-masaya na? Wala. Tinan, may bahay na kayo. Wala kayo, di ba masaya? Dati, lukon-lukon siya. Wala kayong bahay. Naman ka na yung bahay, ba? O, sino dito, nung magkaroon ng bahay, dumagdag ang problema niya? Bakit ninyo tanggapin yung totohanan? Sino dito, nag-iisa lumungkot siya? Nung mag-asawa, sumaya siya? At mula nung sumaya siya, hindi na lumungkot kailanman? O, wala. Ba't di kumikibo? O, Benji, salamat. Pasaya ka pa rin.
Talaga namang ganun buhay. Pero nung wala si Lord sa'yo, hindi ka masaya. Oh, luloko. Talagang ganun eh. Si Lord ang pinaka-bottom line ng lahat ng ito. Yan. Paano ingatan ang iyong pananampalataya, puso mo, upang hindi ka malayo ng mga bagay sa mundong ito sa layunin ng Diyos? Paano ba natin masasanay ang ating sarili to live according to the promises of our Lord? Paano ba natin masasanay ang ating sarili upang tayo po'y mamuhay ay sa pangako ng Diyos? Ano yung pangako ng Diyos? Matthew 6:33. Kabisado ng ilan sa inyo, alam ito ng marami. Ano yung pangako ng Diyos? Sige, basahin natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Promise ng Diyos yan. Promise ng Diyos. Ang tanong ganito, eh sabi pala ng talatang yung pangako pa ng Diyos, eh lahat ng bagay pala idadagdag ng Diyos sa buhay ko. Kailan nagkulang ang Diyos? Aber, kailan? Inisip ko pong mabuti bago ko punoy ng mensaheng ito. Actually, itong mensaheng ito hindi ito dapat ngayon eh. Kaya lang, along the way, as we travel back here, Sister Nene, parang binago ng Diyos yung mindset ba? Alam nyo, make room for the Holy Spirit to work sa kanyang gawain. Huwag natin ikahon. Pati mga awitin, para bagang kailangan, kung pinaktis nyo, yun lang kakantay natin. Eh kung ibiguhin ng Panginoon, ang problema natin? Ang problema natin, wala po doon sa bagay na yun. Ang problema natin, pagsunod sa katwiran at pagkikinig sa tinig ng Diyos. Napakahalaga po noon. Hindi ko sinasabi mag-practice, ha? Mali naman walang practice. Hindi ko sinasabi mag-prepare tayo, hindi mo masamang mag-prepare. Sinasabi ko, make room for the Holy Spirit to work wonders at pakialaman yung program at plano natin sa buhay. Kasi siya naman ang may-ari, hindi tayo eh. Ang problema lang, we intrude doon sa programa ng Diyos sa parang pinipilit natin ito dapat mangyari upang sumayang gawain natin. Kapatid, nabigo ko tayo sa mga bagay na kuya nating iisipin sapagkat hindi po nakasalalay sa ating pangunawa, isipan, ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ito nga lang, nag-surprise ako sa nangyari sa ating distrito, nabibigla po ako eh. Sa mga problema dumating, hindi ko naman inaasahan yun. May mga program at plano po ako, pero bakit lo binabago mo po, Panginoon? And it hurts, at kuminsan stressful. Kaya lang sa isang banda, dapat ko nawain, ang Diyos ang may hawak ng lahat at siya nakakaunawa ng lahat at siya nakakaalam ng mabuti at maging sa ating kinabukasang tatanawin sa mundong ito, sa buhay natin ito. At maging sa individual, pang pamilya at pang sportsman yan o pang businessman yan. Pang pamilya, pang business, pang ministry o pang relational. Ang Diyos pa rin nakakaalam. Amen. Niniwala po ba kayo ron sa sinabi ko? O masyado mabilis ang sinasabi ko? Bagalan ko na lang. Nakakahingal din matulin eh. Okay. Ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. I try to think about the right answer to these questions, and I figure out some ways, and maybe these ideas could help us. Inisip kong mabuti ito eh. Alam niyo po, ito pong verse na ito, sagana-sagana po sa mensahe. Huwag iisipin nabasa ko ni Pastor, alam ko na yan. Pero sagana-sagana po mensahe ito eh. Kasi promise ng Diyos, ang gandang pangako ng Panginoon eh. Alam niyo, ilan itong mga bagay, no? Nais ko pong i-share sa inyo ang ilang mga bagay na tutugon doon sa tanong kung paano ko maingatan aking puso at paano ko magiging masaya sa aking paglilingkod at panitiwala sa Diyos. At lagi kong panghawakan ng pananampalatayang ito. Huwag ako matinag at huwag akong lumayo sa layunin ng Diyos sa buhay kong ito. Ang tanong ganito, ang ginagawa ba natin gusto ng Diyos o gusto mo lang gawin para sumaya ka? Hindi po ba tayo? Mga lingkod ng Panginoon. Kakapa ko lingkod. Minsan nagtatalo tayo sa mga programa. Pero ang tanong ngayon, gusto mo ba gusto ng Diyos? Gusto ko ba gusto ng Diyos? Even sa district eh. I may be able to use my authority as a district superintendent, but somehow God changed my heart. Binago ng Diyos ang aking puso. Sabi ko, Panginoon, hindi ko sila mautusan sa pamagitan ng aking authority. O sa mundong ito, authority counts a lot. Para mapasunod mo ang tao, di po ba? Kaya lang sa isang banda, hindi mo ginamit pang authority mo bilang nung ikaw yung nagkatawang tao, ikaw yung naging alagad, din-disciple mo mga alagad mo, you involve yourself in a relational way for them to follow you. Puso ang sumunod eh, hindi naman yung kanila pong pagsunod na sila ay napilitan, hinimok, instigate, tinakot. Hindi. Pwede kayong takutin para sundin siya ng Diyos. Pero iba yung sinunod mo ang Panginoon mula sa iyong puso at hangarin, kalooban mo sundin siya dahil mahal mo ang Panginoon. Po ba? Hello? Hello? Ako po, young people, I attend a church na pagka late ka, sarado na pinto, hindi ka nabubuksan. Alala niyo, Cathedral of Praise? Assemblies of God po yan. Yan ang dating Manila Bethel Temple. Pagka late ka, limbawa 8 in service, 8:05 something, sarado na, hindi na mabubuksan yan. Sorry. Hintay mo na lang bumukas ang langit para sa'yo. Ganun po, ganun ka-stricto. Authority.
Amerikano po yung pastor namin. Amerikano. Hindi ko sinasabi mali siya. Tama din naman, discipline. Kaya sa isang banda, kaya ka magpapaga kasi ayaw mo masaran. Hindi kaya ka maagad ang love mo si Lord. Iba naman yung bagay na yun. Iba yung love mo ang Panginoon. Hindi na kailangan isara yan, hindi na kailangan buksan yan, kundi willing kang dumako sa gawain ng Panginoon dahil gusto mo at mahal mo ang Diyos. Iba yun. Sumusunod ka sa pastor mo dahil mahal mo ang Panginoon. Iba yun. Sumusunod dahil pastor siya eh. Kung hindi siya pastor, hindi mo nasusundin. Sumusunod ka tatay mo siya. Dahil sumusunod ka, dahil may relasyon ko sa kanya at mahal mo siya. Nakakaintindi niyan po ba tayo? Sumusunod sa tatay ko dahil takot ako sa tatay ko eh. Kung hindi siya patapang, hindi mo susundin. Ibig sabihin, bawat isa sa atin may rule and may authority sa mundo. But authority can speak so much, but relationship speaks a lot. Hello, naniniwala po ba kayo? Bakit? Love, alam, and love can transform difficulties into joy. Sapagkat ang pag-ibig lamang ang makapagpabago ng isip natin upang ang mahirap na bagay magiging masaya at magiging madali para sa iyo. Amen. Sino mo dito nahirapang magkaloob? Pastor, i-share mo naman sa amin yung tithings para lahat kami sumunod. Kahit 10 beses ko i-share siyo, kung puso niyo hindi mo open sa Diyos, walang mangyayari sa sinishare ko kasi relational yan. Hello, mamaya i-share ko yung bagay na yun sa puntong ito. Tuloy natin. As I try to figure out ito ilang mga bagay, gusto niyo pong makatulong sa ating paglago, sa ating pananampalataya at pagiging matibay ang ating relasyon sa Diyos. Una, ito po yung mga bagay, mahalaga. Una sa lahat, lagi ka mag-pray and always read your Bible. If you want to be fulfilled in your life, satisfied, contented, and happy, simulan mong laging manalangin at magbasa ng Biblia araw-araw. Always read your Bible and pray. Hingin mo muna ang bagay at tulong ng Diyos. Pag-aralan mong mabuti ang mga promises ng Diyos sa kanyang salita. Kasi pangako ng Diyos eh. Isa po sa mga pangako ng Diyos, Matthew 6:30, isa lang sa mga pangako na napakaraming pangako ng Biblia patungkol sa nais ng Diyos ibagkalob sa atin. But beyond that, kung magbabasa kayo ng Bible, iugnay natin ating sarili, malalaman po natin at higit natin maintindihan kahalagahan ng Diyos sa buhay, makikilala natin siya ng lubos at mamahal natin siya ng Panginoon ng lubos sa buhay natin. Amen po ba? Kasi dito lagi nagbabasa ng Bible at lagi nananalangin. O yung Bible nyo, binubuksan nyo lang pagkalinggo, tumisa nga tinitingnan nyo na lang yung TV natin para magbasa ng Bible. Kasi kapag kasarado, ito saras, medyo may problema po ito. Siguro niloob ng Diyos. Para magbukas naman kayo ng sarili niyong Bible. Hindi ko sinasabi hindi nyo binubuksan ninyo yung Bible. Kaya lang sa isang banda, una sa lahat, lagi kang mag-pray and always read your Bible. Hingin mo muna ang bagay at tulong ng Diyos. Pag-aralan mong mabuti ang mga promises ng Diyos sa kanyang salita. Ano ba kaugnayan ng Bible sa answered prayer? Let's take a note. Anong kaugnayan ng Bible's answered prayer? Sino gusto dito tugunin ng Diyos sa kanyang panalangin? Anong kinalaman ng kanyang pangako sa kanyang salita? May kinalaman po yan. Sabi po ng Bible, ito po. John chapter 15, verse 17. Sabi, if you abide in me and my words abide in you, what you ask, you shall desire, and you shall desire, and it shall be done to you. Ano sa Tagalog? Kung mananatili kayo sa akin at sa mga salita ko, manatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hingin sa inyo. Hingin ninyo. Anong kaugnayan ng salita ng Diyos sa kanyang pangako, sa answered prayer? If you abide in Him, and my words abide in you, kung tayo din mananatili sa Panginoon at sa kanyang mga salita, ano man ating hilingin, ididinggin ng Diyos ito sa atin. Maliwanag po kaugnayan ng answered prayer sa Bible reading and understanding of the promises of God. Amen po ba? Ngayon tanong, gaano na karami mga pangako ng Diyos inaangkin mo sa buhay mo sa pagbabasa mo ng Biblia? As we read God's Word, we will understand who He is to us more than ever. Yan. Kailangan nating simulan ang bawat umaga at bawat araw na paghahanap ng satisfaction in the right place. Ulitin yung sinabi ko, kailangan nating maunawaan ang katotohanan ito. Kailangan nating simulan ang bawat umaga at bawat araw ng paghahanap ng tunay na kasiyahan ng buhay sa tamang lugar. Malalaman natin kung ano ang inilaan ng Diyos para sa atin if we read His Word. Amen. Malalaman daw natin mga bagay nila ng Diyos kung babasahin natin ang kanyang salita. Ang tanong, ano yung una nating binabasa pagkaumaga? Tayo po nakakaalam. Kaya pala maraming hindi masaya. May relasyon sa Diyos pero hindi masaya. Because we fail to realize the importance of reading God's Word and prayer.
Ang prayer po hindi lang pagka prayer meeting. Sabi ng Bible, pray always, pray without ceasing. Pwede ka nang manalangin habang ikay naglalaba. Panginoon, tulungan mo po sa labada ko itong hirap kuskusin. Sana Lord, bigyan ako ng washing machine magregalo sa akin. Pray ng anak kong babayan. Kaya kada Christmas, laging washing machine na natatanggap na regalo. Kaya trabaho niya sa bahay, tagal na ba? Jen, kung ako'y nakikinig, God bless, meron kaming anak na masipag maglaba. Totoo po yun, masipag maglaba yun, anak ko yun. Ano yan, babaeng bahay, talagang she lives and enjoy working at home. Talagang bihira po yun. We'll enjoy working at outside at home. Ay nga natin umuwi sa bahay. Siya hindi, kakaiba. Salamat sa Panginoon. Desire ng puso niya yun. Pero pwede naman, Lord, habang nagdadrive ka, Panginoon, yung atabo po ako, Panginoon, napapagod na ako magmaneho, tulungan mo ako makarating sa aming pupuntahan. Prayer namin lagi ni Sister Nene yun, sa aming paglalakbay. Sama kami dali ng Panginoon. So prayer is expected. Pray in many ways. Prayer always. At all time. Amen po ba? Sino dito niyo may problema? Pray and read God's Word. May tugon ng Diyos sa problema mo. Para sumaya ka. Ang problema kasi, meron tayong iniisip na paraan, tapos tayo magpipray. Pag hindi tumugon ng Diyos sa panalangin natin gusto, tayo naghihimutok. Sumasama loob natin. Sabi, sa totoo, katotohanan, the more you study God's promises, the more you will see the tremendous blessing the Father has in store for you, children. Ano sinabi dito? The more, yung higit daw natin babasahin salita na, the more we'll understand, higit natin maintindihan yung mga pangako ng Diyos na kanyang inilaan sa kanyang mga anak. Hello. Ano yung pangako ng Diyos para sa araw na ito? Binasa mo ba yung pangako ng Diyos sa iyo ayon sa kanyang salita? Hallelujah. And you will realize that everything was worthless apart from God's will. At maintindihan mo, maunawaan mo na lahat ng bagay ay worthless, walang kabuluhan kapag ka malayo ka sa Diyos. Ba't lumulungkot ang buhay natin? Baka lumalayo ka na sa Panginoon. Kalooban na hindi na nangyayari sa buhay natin ito. Amen. Sa mas maraming oras na ginugugol natin sa salita ng Diyos, mas matutuklasan natin na ang ating pagtitiwala at kasiyahan ay nakasalalay sa ating pagkakilanlan kay Kristo. Ulitin ko yung sinabi ko. Sa mas maraming oras na ginugugol natin sa salita ng Diyos, mas matutuklasan natin na ang ating pagtitiwala at kasiyahan ay nakasalalay sa ating pagkilanlan kay Kristo. Only Jesus can satisfy your life. Sa totoo lang. Only Jesus. Pero kung nakausabi niya, Pastor, ano ba dapat mong para sumaya buhay ko? Simple lang, kilalanin mo si Jesus Christ. Siya ang pinagmumula ng buhay, sa kanya nagmumula ang pinakasiyahan ng buhay. And you are blessed if you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior and King of your life. Pagpapalain ka niya. Yung salitang blessed means happy. At alam ko po, naintindihan niyo na yung bagay na yun. Marami kong pagkakataon binanggit ko sa inyo. 1 John chapter 5 verse 14, sabi, this is the King confidence that we have toward Him, that if we have asked anything according to His will, He hears us. Sabi ni Juan, kapanatagan ng kalooban niya. Confidence. Ibig sabihin, kumpiyansa. Sabi niya, ito po ang kumpiyansa, sabi niya rito. Kapanatagan sa paglapit natin sa Diyos. Dahil naniniwala tayo, ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin sa atin ayon sa kanyang kalooban. Yung pagka may confidence ka, may kagalakan ka, di ba? Hindi mo naman gagawin isang bagay, hindi mapapasaya sa buhay mo eh. Gusto nito natin gusto maging masaya, no? Gusto kong maging masaya sa pangaral, gusto kong maging masaya sa pagsisiyan ng salita ng Diyos. Hindi ba parang suffering but burden yun? Pag sinabi, ikaw naman mga wife, ako na naman. Ako na nung Sunday ah. Ibig sabihin, napilitan ka na lang at wala nang enjoyment sa puso mo. Kasi nais ng Diyos, maging masaya tayo sa ating ginagawa. Hello? Diba? Bakit mo pipilitin gawin isang bagay? Trabaho ka, sa sakripisyo ka, tapos hindi ka na masaya. Ibig sabihin, niloloko mo na lang sarili mo. Di mag-isip ka. Bakit ako nandito, 10 taon na akong lumulungkot ah. Baka naman panahon Diyos na pasayin ako. Baka naman matagal nang nais nang umalis ka dyan para sumaya buhay mo. Kasi araw-araw gusto ng Diyos sumaya buhay na. Kahit tayo may mga pagsubok at problema ang hinaharap sa mundong ito. Sa mundong ito, punong-puno ng kahirapan.
Minsan nga, pagbabago ng panahon, di ko alam malaman. Nakarang ilang araw po, good ang feeling ko. Tapos kagabi, nahirapan ako. Sabi ko, ma, ba't ganito, no? Pagbabago ng panahon. Minsan mainit, minsan malamig, minsan strength, malakas ka, minsan nang lulupaypay ka. Ang mga doktor, nalilito na. Ano ba dapat? Ibig sabihin, pagkatiwala mo lang sa Diyos. Sa mga sitwasyon na yun, pagka lumulungkot ka, i-overcome mo yun. So, paanong paraan? Read your Bible and pray. Magpanalangin ka, magbasa ka ng Biblia. Kasi ang salita na punong-puno ng mga pangako upang mapasaya at palakas ang buhay natin ito. Ang Diyos lang pwede magpasaya ng buhay mo sa kabila ng kalungkutan. Amen po ba? Hallelujah. Yung mga lungkot, sabi yung pastor, ano ba dapat? Tapos may tumawag sa pastor, ano ba dapat kong gawin? Kala ko pinagbakasyon nyo. Pinagbakasyon nyo ako, tapos problema ba dadating sa akin? Eh, kasi pastor, hindi namin magagawa ito mga ba? Hindi po, taga Kalokan Betel yun. Salamat sa Kalokan Betel. Sabi ni pastor, hindi na kita tinatext pastor, baka. Kasi nagpapahinga ka, baka, nagpapahinga ka. Kailan na-miss ko yung mga text nyo. Anyway, pinagmamas na ko naman yung reaction nyo dun sa aking insight. Natutuhan ako dun. Kaya may appreciate ito, hindi. Kung hindi magbasa, hindi. Hindi ko na hindi na problem. Basahin nyo, hindi. Hindi ko na problem. Kasi lulukot lang ako pag hindi nyo binasa. Sabi ko, Lord, bless mo po. Kung ayaw nila, di bless. May nagsabi sa pastor, haba-haba naman. Eh, nasa iyo kung gusto mo basahin. Hindi ko naman ginawa yan para lumukot ang buhay ko pag hindi mo binasa. Hello? Di po ba? Nasa atin po nakasalala yung kagalakan. Hello? Di ba? Si Tenene nga, mahilig manood ng mga telenovela yan, mga Korean film. Ba't ko tatabyan eh, lulukot lang buhay ko. Di, panoorin ko iba. Ganun lang naman eh. Pero hindi na nangahulugan, hindi kami magkasama nanonood, eh magkahiwalay kami sa buhay. Hindi ho, ganun. Pasayin mo buhay mo, pasayin buhay ko sa biyaya ng Panginoon. Huwag ka lang lumayo sa katwiran ng Diyos. Yun pong susi ng kagalakan. Kasi ang Diyos lagi nais na maging masaya buhay natin araw-araw. God wants to enjoy our lives daily. Daily. Amen. Sino si masaya sa nag-aaral? Ba't lulukot ang buhay mo? Pinag-aaral ka nga. Kung lumukot ba, tumigil ka. Ganun lang makasimple. At huwag kang mangarap na maganda kasi tumigil sa pag-aaral mo. Kaya lang, there are a lot of sacrifice for you to think about once you want to desire something more. Di po ba? Maraming sakripisyo yan eh. Kaya dapat sa sakripisyo, may kagalakan ka rin. Kasi nangingibabaw yun. Kaya akong ginagawa ito kasi meron akong inaabot. Di ba? Kaya ako nagtatrabaho mabuti kasi meron akong pamilyang binubuhay. So sumasaya ka kahit mahirap yung trabaho mo. Hindi yung, eh bakit ka masaya? Kasi may alawan si tatay, manay, lagi araw-araw meron akong alawan. Pambilyar. Pambisyo. Kaya naman pala eh. Sumasaya ka sa bagay na yun. Pag-aaral, nakakalimutan mo. Kaya hindi ka masaya sa pag-aaral mo. Tumigil ka na lang, magbisyo ka na lang. Ganun lang kasimple yun. Pero ang tanong dito, ano yung kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos, mag-pray ka at magbasa ng salita. Sapagkat ang salita ng Diyos, punong-puno ng tamang direksyon na dapat nating isipin, pahalagan at sundin sa buhay natin ito. Amen. Talapakan natin ng Panginoon. We have freedom still to read our words and to pray together. Salamat sa Panginoon sa kapatunayan. Okay? At ilang pang mga bagay. Sinulat ko po ito. Bukas ko na lang po isi-share ang aking mga daily spiritual insight, ang ilang pang mga ideas that could help you. Enough na marahil ang ngayon ang idea na ito for you to take quality time to pray and ask God's guidance and directions to take this step for another day. Yung karugtong nito, bukas na lang, insight. O kaya mamaya, basahin yung hindi nyo nabasa. Karugtong nito, kaugnay nung insight na yon, yung mensahe ng Panginoon ngayon. Nasa Facebook naman o yon. Pangalawang bagay, upang sumaya buhay natin, maging kontento tayo at masatisfied, at huwag tayo lumayo sa katwiran ng Diyos at pangako ng Panginoon ating mataglay sa buhay. Eh, ano yon? Pangalawang bagay, purihin mo ang Diyos sa kanyang mga pangako. Praise God and His promises. Hindi mo ba natatanggap, purihin mo ng Panginoon. Sabi ron, for all the promises of God in Him are yes, yes po yan. And in Him, amen, unto the glory of God, the glory of God by us. Ano daw? Lahat daw ng mga pangako ng Diyos, oo. Laging amen. Siya nga po, Panginoon. Pangako kasi ng Diyos yun. Ang tao pag nangako, pwedeng hindi mangyari, pwedeng totoo, pwedeng niluloko ka lang. Po ba? Sige lang, Pastor. Pabayaran ko utang ko sa inyo sa loob ng ganito. Hintayin nyo na lang. Pumuti na ang uwak. Nangitim na ang tadak. Hanggang ngayon, pangako, hindi natutupad. Sabi, isulat mo na lang sa tubig. Ano yun? Pero ang Diyos, pag nangako, ang sabi ng Bible, for all the promises of God in Him, all, pag sinabing all, lahat, lahat ng pangako ng Diyos ay totoo. Amen yan sa Kanya. Amen. Praise God. Like Paul, once we see God's promise in Scripture, you and I can help but overwhelm without with thanksgiving. Katulad ni Pablo,
Nung sulat niya yung aklat ng Roma tungkol kay Abraham, chapter 4, Romans chapter 4, ito sinabi ni Abraham eh. At sabi niya, he was fully convinced that God is able to do whatever He promises. Sa Tagalog, sabi dyan, lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinalang pinangako nito. Lubos, lubos siyang naniniwala. Hindi pa nangyayari, naniniwala na siya sa pangako ng Diyos. You cannot be able to praise God in His promises kung ito hindi totoo sa puso mo. Kung hindi ka naniniwala. Ang hirap magpuri, no? Sabihin, bibigyan mo ng parangal ng Diyos sa mga bagay. Sabi dito, kaya dahil sa kanyang pananampalataya sa itinuring na matuwid ng Diyos, ang salitang itinuring na matuwid ay sinikat, ay hindi sinulat lamang para sa kanya, kundi para din sa atin naman. Para din sa inyo, sa akin. Pangako ng Panginoon kay Abraham, patungkol sa biyaya ng Panginoon, ay may pangako din ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga lang, sabi dito, lubos siyang naniwala. He fully believed. He fully believed. Ganap siyang naniwala. Ganap niyang tinanggap ang katotohanan niya. Lubos siyang naniwala. Ito pang sabi ng Psalms chapter 56 verse 10 to 12. Ganda. Easy to read version. I praise God for His promise. I praise the Lord for His promise to me. Sabi ni King David. I trust God so I am not afraid of what people can do to me. Pinuri niya ang Diyos, pangako niya ang Panginoon. Kailan mo pinuri ang Diyos? God, I will keep the special promise I made to you. I will give you my thanks offering. So, paano paraan? Pasalamat. Ang tanong, kailan nagkulang ba ang Diyos sa buhay ko? Sa buhay nating lahat? Kailan ka pinagaling ng Panginoon? Matagal ng pagkakataon, pinagaling na tayo ng Panginoon pa. Kung may sakit man tayo ngayon, naniniwala pa rin tayo, pangako ng Diyos, hindi magbabago. Amen. And we can praise God. Lord, salamat po. Salamat po. Amen. Salamat po. Salamat sa mga pangako niya. Ano yung pangako ng Diyos na dapat magpasalamat? Kahit hindi pa ito nakakamit. Langit na bayan. Lord, salamat. May langit kaming uwian. Sabi, yabang-yabang niya mga pastor, natiyak sa langit. Sabi ni Lord, ang sinong pinahanas, may buhay na wala hanggan. O ano ba, naniniwala ka ba doon? Ako naniniwala, kung hindi ikaw, bahala ka sa buhay mo. Pero pinakilala ko siya ang Panginoon, He is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father but through Him alone. Naniniwala kasi ako, si Jesus ang aking buhay. Pag-asa at langit na bayan, uwian ko. Ewan ko kayo, naniniwala ba kami langit? Naniniwala ba kayo, uwi kayo sa langit? Abay, sabi niya, abay, siyempre, sabi ni... Abay, siyempre, di ba? Abay, siyempre. Heaven is our home. Hallelujah. Ito sa tatiga, Panginoon, Diyos, pinupuri ko kayo dahil sa inyong mga salita at pangako. Hindi ako matatakot dahil nanititiwala ako sa inyo. Ano bang magagawa ng isang hamak na tao sa akin? Wala. Tutuparin ko, O Diyos, ang mga pangako ko sa inyo. Maghahandog ako ng alay ng pasasalamat sa iyo. Praise God in His promises. Hallelujah. Thank God for your promise of salvation. Thank God for the promise of forgiveness. Thank God for the promise of mercy, of hope, love, and blessing. Thank God. Praise the Lord. Simulan mong pasalamat sa Panginoon kahit hindi mo pa natatanggap, sasaya buhay mo. Mapapangiti ka. Matatawa ka sa Panginoon. Amen. Hello. Bakit may maraming malulukot? Kasi nakalimutang purihin ng Diyos sa kanyang mga pangako. Inaantay yung pangako ni tatay, ni nanay, ni boyfriend, ni girlfriend, ni ate, ni kuya, ni presidente. Pangako ng pagtama mo sa kung ano nung tinatayaan mo. Kasi inalaga ko ito, sabi sa akin, Pastor, inalaga ko yung number nito kay pag-pray nyo. Inalaga mo number, sana memory verse yan. Kung memory verse yan, tutugunin ka ng Lord. Pero pag hindi, ay huwag mo nang isipin yun. Amen. Promise of God, ano yung pangako ng Panginoon sa buhay natin ito? There are many ways to express our gratitude as there are things to be grateful for. Let me suggest ilang pong mga bagay. Paraan para magpasalamat, magpuri sa Diyos. Una, might consider this. Pwede niyong considera, Pastor, tagal niyo nang wala, magbibigay pa kayo ng assignment. Ito assignment, no? Gusto niyo sumaya buhay niyo para lalo niyong maalala yung mga pangako ng Diyos. Okay? At ma-appreciate yan. Simulan niyong gumawa ng talaan.
Sa araw na ito, binasan doon ng Diyos ng gabang bagay na ito. Bago kayo matulog, bawat sandali ba? Ako kaya ako nakabuo ng insecure every time na masagi sa isip ko, inalagay ko sa akin cellphone yun. Binubuo ko sa mensahe ng Panginoon. Panginoon, salamat po. May insight kang binagay sa akin. So, pasalamat ko. Binabalik-balikan ko yun. Isang paraan yun. Kumuha kayo ng sumulat kayo. Huwag na yung laging susulat yung mga sama ng loob nyo. Sulat yung blessing ng Diyos na kamit mo. Panginoon, salamat po sa araw na ito ay umuwi ang anak kong safe, sound. Panginoon, salamat po, Lord. Kagaling sa doktor, maganda resulta ng aming blood chemistry. Salamat po sa Panginoon. Panginoon, salamat po, Lord. Ang tatay ko ay pinalakas mo. Umuwi na sa bahay. Good na sila ng nanay. Ano ganun? Salamat. Tayo sulat yun. Then at the end of the day, isa-isayin nyo yun. Mapapasayang buhay nyo. Kasi mapupokus saan? Mapupokus yung ating isipan sa mga bagay na binigay ng Diyos, mga pangako niya. Kaya lang kadalasan na nasa isip na bago tayo matulog, sama ng loob, utang ng loob, utang ganito, sama ng loob, problema, kahirapan. Bakit hindi natin baguhin? Sa kabila ng kahirapan na yan, merong ginawa ang Diyos na maganda sa buhay natin. Hello? Suggestion lang. Assignment. Assignment. Pangalawa, gusto isang assignment na makikirap. Pangalawa assignment to. Ito yan. Hindi lang kayo, kundi pamilya ninyo. Sabihin sa mga anak, isulat mo sa isang papel. Suggestion lang naman to, ha? Pwedeng gawin, hindi ko sinasabing pag hindi nyo ginawa, eh, hindi kayo sa langit tatanggapin. Hindi ganun. Relational. Suggestion lang. Nak, sulat mo yung blessing ng Diyos na ginawa ng Diyos sa araw na ito. Ihulog, kuha kayo ng simple box ba? Ihulog nyo yun. So, don't expect everyone will participate. But on the other hand, allow them to participate and explain to them the reason why, bakit. So, nak, blessing ng Lord. Sulat nyo lang. Sulat nyo lang. Ilagay nyo sa box then. And then at the end of the day, Sunday evening, gathering ng pamilya, bago kayo kumain sa labas, kasi may mga gathering kayo sa pamilya, di ba? Madalas kayong outing. Eh, isimulan yung, nak, tingnan natin yung ginawa ng Lord sa linggong ito. Ah, si ate pala, itong blessing ni ate, oh, basahin natin. So, kita nyo yun, mapapasaya buhay nyo, pamilya nyo rin, hindi lang kayo. Take note of this, God so much involved himself in the welfare of our homes. Gusto ng Diyos, hindi lang sumaya buhay mo, kundi pamilya mo maging masaya sa presensya niya dahil kapiling niya kayo. Kapiling niyo siya sa buhay natin ito. Nandiyan po ba tayo? Hello? We always see to it that every day, medyo wala kang malayo kami sa aming anak, meron kaming daily devotion pa rin. Every night yun. Kasama yung apo namin. Kahit isa lang naman apo namin. Eh. Kung madagdagan man yan, siguro matagal ng panahon, baka mag-rapture. Enjoy. Enjoy yung prayer. Pray na rin. Ibig sabihin, napakagandang makita na itong pamilya masaya in the presence of God. Di po ba? Marahil, ang anak hindi pa kakatanggap sa Panginoon, hindi pa kilala si Lord. Pero sa the other hand, challenge nyo siya. Nak, mabuti ang Diyos. Simulan mong share sa Kanya. Kabuti ng Panginoon. Simulan mong pasulat sa Kanya. Nak, ano ba yung blessing, Lord? Ikaw, kung ngayon di siya masulat, ikaw sumulat, ilagay mo sa box. At in the moment na kayong family gathering, anak, sandali lang, bigyan natin ng pansin yung sinulat natin para kay Lord. Glorify natin siya. Puri natin siya ng mga pangako sa buhay natin ito. Amen po ba? Suggestion lang yun. Assignment. Nasa inyo kung gusto nyo gawin. Kung hindi, hindi ko naman kayo pipilitin. Pero it might help. It might help. Amen. It helps. It helps a lot. Oh. Lumungkot na kayo. May assignment lang. Ang hirap naman. Ang problema pa, ito kaya hindi sumasaya buhay natin madalas. Kasi we indulge most of our time dealing with our own plans and program rather than the plans and program ng Diyos. Kaya si Lord, latak na lang ang panahon, buhay at lakas na binibigay natin. Hindi natin ibibigay yung pananganap na panahon natin sa Panginoon. Amen. So, ano yung pangalawa? Nakalimutan nyo na. Ano yung pangalawa? Hindi, pangalawa po. The first point is pray and read the Bible. Second point is praise God's promises. Pangatlo, ito na panghuli, pangatlo. Yan, panghuli na po. Gustong-gusto natin matin. Hindi, ito panghuli, pang-apat po. Apat na punto po ito eh. Si King kasi lagi tatlo, ako apat. Natutuwa naman ako, pinakinggan kita, King, ha? Good. May mga comment lang ako, at least na, may mga bagay lang po na hindi nyo na-miss. Pag na-miss nyo po, eh, may problema pakikinig ninyo. Yan. Hindi pa rin nagbago Bisaya niya, no? Well, pareho lang kami Bisaya, pero by God's grace,
pabaguhin ng Panginoon. From glory to glory till Jesus comes. Thank you, King. Praise God. Hallelujah. Amen. Yung iba po ay medyo busy. At anyway, by God's grace, sa biyaya pa rin ng Panginoon. But one more, ito po yung pangatlo at pangalawa sa huli. Share His promise or promises. Kaya lumulungkot ang buhay ng marami kasi makasarili tayo. Yung kaligtasan sa atin lang. Yung biyaya ng Panginoon, akin lang to. Gusto niyo maging masaya? Share His promises. Ibahagi mo sa iba ang kanyang mga pangako. Ang problema kasi, wala kayong may bahagi kasi wala ang pangako inaangkin. Yun ang problema talaga. Lungkot ka na, hindi malungkot din isi-share mo. Be a cheerful giver. Sabi ng 2 Corinthians 9:7. We can all learn a thing or two from the widows who came to the temple. Pero bago yun, ito po sabi ng Bible eh. Be a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9, verse 67. Ito ang ibig kong sabihin, sabi ni Paul, nung banggitin niya ito. Ito pong 2 Corinthians na ito, punong-puno po ito ng mensahe patungkol po sa clear understanding and knowledge that we need to gain in order for us to be happy in giving. Hindi ka nilikha ng Diyos sa mundong ito nag-iisa. May pamilya kang kinabibilangan. Amen po ba? Lahat po tayo may tahanan kinabibilangan. Amen. May nanay tayong lahat, may tatay tayo, may pamilya tayo. Kung sabihin nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa sa mundo. Pinipilit mo lang mag-isa kung minsan. But God wants you to bless you. Bakit ka binigyan ng pagpapala ng Diyos? Bakit ka binigyan ng Diyos ng buhay? Para sarili nila? No. God is a giver of life and He wants this life to be shared to people around us. Gusto ng Diyos ibahagi natin yung mga bagay na nataglay. Halimbawa, pangako ng Panginoon. Ano ang pangako ng Diyos? Hindi pang sarili yan. Halimbawa, binless ako ng Diyos ng trabaho. Pang sarili ka lang ba yun? Hindi, pang pamilya rin yun. Kasi tatay ako. Nakita niyo po yung blessing na umuugnay. Kung masaya ka, sasaya buhay ng mamilya mo. Pag malungkot ka, siyempre lulungkot. Anak ko, pag lulungkot, iniisip ko, but, Lord, ba't malungkot sila? Nalungkot ako. Lulungkot ka, di ba? Pero pagka masaya ka, may magiging masaya. Maliban kaaway mo, pag masaya ka, lulungkot ang buhay nun. Pero hindi nga ganun eh. Sabi rito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan. Bakit daw? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nabibigay na may kagalakan. So meron palang kagalakan, pwede mangyari sa pagbibigay. Hello. And God loves a cheerful giver. The more you love the Lord, the more will bless your life. Surely, ako'y naniniwala doon. Pag minahal mo ang Panginoon, papalain ka ng buhay. Sabi nga rin, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Pasayahin mo ang Diyos at bibigay niya ang mga hangarin mo sa puso. Eh ano sabi rito? God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Pag sinabing kagalakan, masaya yun, pagbibigay. Amen po ba? Pero tingnan natin konteksto ng pinaka-essence niyan. 2 Corinthians chapter 9. Ito po sinasabi ng talata ng Bible. Pakibasa natin. Ang sabi rito, it is clear teaching about being generous in giving and the true essence of cheerful giving that God blesses. Ito po yung true essence ng cheerful giving that God blesses. Yung tunay na kaisipan, kapalooban, kaalaman patungkol sa masayang pagbibigay na binagpapala ng Diyos. Ang sabi rito, sabi niyan, tuloy natin, 1 Corinthians chapter 6. Itong ibig kong sabihin, ang nagtatanim kakaunti, binasa na natin ito. Tuloy natin. Bawat isa'y dapat magbigay. Verse 7, ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilit ng laman sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sino dito mga nanay? Sino ang natutuwa sa inyong nagagalang nagpapakain kayo ng anak nyo? Kapadede. Pero hindi lahat nagagalak ha. Yung mga nanay naiinis. Magagawa ng Diyos na pasaganayin kayo sa lahat ng bagay. Tingnan nyo, magagawa daw nino ng Diyos na pasaganayin kayo saan? Sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangailangan. Wow! Magagawa daw ng Diyos. God is able. Kasi Diyos siya eh. Makapangyarihan siya at walang isang imposible sa kanya. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Sabi rito, ano yung magagawa niya? Pasaganahin sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangalan upang sumagana kayo. Saan? Sa mabubuting gawa. Yun palang dahilan. Kasi pagka hoarding lang yan, lulungkot ka. Kaya maraming mayaman, lulungkot. Maraming bless ng Diyos pero malungkot. Para sumaya buhay mo, whatever blessing that God gave you, share it to people.
especially your loved ones. Amen. Hallelujah. Nag-ipon ka ng marami, pag namatay ka, sino mumula yan? E di share mo na sa iba. Amen. Problema lang, ganito daw, ayon sa kultura natin, ang mga magulang natin nagtsatsaga. Nagsisikap. May bilhin ng mga bagay, lupa, ganito. Ang mga anak naman, ginagawa ganito. Pinaghahatian. O kaya man ang inipon ng anak, ng nanay. Tama ba yon? Yung the first generations involved themselves in hard labor, work to earn much for the welfare of the family. Yung second generation, they are the one who divide the properties. And sometimes argue about that. They fight against each other against the property that has been inherited to them by their parents. And the third generation, ang ginagawa, binibenta. Binibenta yung, alam mo, share nila, binibenta na lang. Wala nang pagpapahalaga. Nakita niyo po yung generation as passes by, nakukurap. Hello? Sa anong generation na kayo? Are we in the generations of progress? At sabi rito eh, ano daw ang dahilan upang sumagana kayo? Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga duka, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Hallelujah. Amen. Next slide. Ang Diyos na nagbibigay ng bining tinatanim, na tinapay na nakakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng bini. See? Sino daw, kanino galing? Kanino galing? Ang source ng buhay natin, everything, wealth, comes from God. Hindi naman sa atin yan. Tayo lahat nilikha sa mundong ito na hubutubad. Lumito, wala tayong dalat, wala tayong amari. Wala tayong pagmamayari. Pamilya ko, biyaya ng Diyos, kaloob niya eh, kasi mabuti siya. Buhay ko, kaloob ng Diyos, kasi mabuti siya. Trabaho ko, kaloob ng Diyos, kasi mabuti siya. Everything we possess are God's gift. Kaya sabi rito, ang nagbibigay ng bining tatanim, tinapay ng mga kain, at siya rin magbibigay sa inyo ng bini. Sino dito nakaranas magtanim ng halaman? Diba, tanim kayo ng saging ngayon? Kailangan haani kayo? Ngayon kaagad? Hindi, mag-aante kayo ng panahon. It takes time. Diba ba? Sabi ni Stanley, Papa, ang dami dito mahogan eh. Mga seedlings na mahogan. Tanim na lang natin sa ano, nakatanim mo dito. Titanim mo para pakinabangan ng mga apu-apuhon mo. Yun na pakinabangan yun eh. Diba? Mangga. Ilang taon na ba yung mangga na yan? 10 taon, di pa bumubunga. Hayaan mo. Makinabang na lang yung mga apo na lang natin yan. At least nagtanim tayo. May makinabang. Mas, naging masaya kahit na hindi ka nakikinabang sa panahon na yun. Bakit? Kasi alam mo yung essence ng ano eh. Essence of sharing whatever blessing that you receive from God. Marami tao hindi masaya. Bakit? Hino-hoard nila. Akin lang ito, akin lang ito. Wala ka para dito. Pera mo, pera ko, pera ko, pera ka. Parang ganun. Sabi dito, ito pa, at magpapalago nito upang magbunga na sagana ang inyong kabutihang loob. Sino dito nabuhay sa paghingi? Hingi na lang. Habang panahon humihingi, lulukot buhay mo. Kasi laging panahon, wala ka. Pero pagka-bless ka ng Lord at natutunan mo magbigay, sasaya buhay mo. Bakit? Kasi inangat ka ng Diyos yung kalagayan. Sabi rito, pasasaganahin kayo sa lahat ng bagay upang mas marami kayong matulungan. O di ba? Bakit binibless ng Diyos sa Caloocan, Bethel? Aber, why? Because we give. And never did we ever experience na nag-shorthand si Lord sa atin. Amen. Not only in financial situation, hindi na financial matter, kundi mga spiritual matter, sigit sa lahat. Di po ba? Amen. Hallelujah. Kaya napakahalaga nito. Sa gayon, lalong dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadali namin sa kanila. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang nakatutugon sa kailang pangailang, kundi nagiging dahilan ng pag-umapaw na pagpapasalamat. Nag-uumapaw na pagpapasalamat. Ibig sabihin nag-uumapaw. Cheerful eh. Happy. Blessed. Bountiful. Sumasagana kagalakan nila. Sumasagana. Yung pagpapasalamat, dumadami magiging masaya. Amen. Hallelujah. Hello, nandiyan po ba kayo? Puri ng Panginoon. And finally, you finally na. Isang magandang halimbawa nito. The best offering God in giving is that looking after is recorded in Romans. Pero bago yan, meron pong story sa Book of Mark. Papayawan ko lang yung story sa Book of Mark. Tungkol sa isang babaeng balo. Yung pagbibigay niya,
na pinansin siya ni Jesus at binigyan siya ng parangal. Tingnan nyo. Ito po yun eh. Ang kaloob ng babaeng byuda. Sino dito byuda? Nung panahon na yung byudang ito, wala na asahan kundi ang sarili na lang niya. God made us notice and a high commendation given by Jesus to the attitude of this poor widow. Basahin natin sandali. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagbasta ng mga naghuhulog ng salapi. Si Jesus Christ ang umobserba, si Jesus ang nanood, si Jesus mismo pinansin ito, pinahalaga nito. May aral po ang Panginoon nais na matutunan natin. Napansin niyang maraming mayayaman na naghuhulog ng malaking halaga. Marami, no? Mayayaman. Kasi may kakayanan eh. Pero yung attitude, lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng dalawang salaping tanso. Dalawang salaping tanso. Dalawang kusing lang ang inulog niya. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, excuse me, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Who gives much? Sa panahon ng mundo, walang magagawa, walang mararating yung dalawang kusing na iyon sa gawain ng Diyos o sa anumang bagay. Dalawang kusing lang eh. May magagawa, may mapupuntahan ba yon? Wala. Anong value nito? Dalawa lang tanso eh. Dalawang kusing. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inulog nilang lahat. In human, secular understanding, mali si Jesus dyan sa panahon ng mundo. Pag-unawa ng tao, hindi, mali ka dyan. Ang nire-recognize ng mundo, yung malaking pagbibigay. Yung value, yung dami, yung cost. Pag nabigay ka sa 1 million, nagbigay ka ng 2 piso, ano mas malaki? Sino gusto tumanggap ng 1 million? 2 piso. Bigyan ng 2 piso yan. Bigyan ng jacket yan. Hanggang jacket na lang. Okay? Tingnan nyo. Sapagkat itong lahinan, attitude, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lang ng kanyang kayamanan. Ngunit, ang binigay ng babaeng iyon, bagamat si dukha ay ang buo niyang ikay na bubuhay. Anong lesson na tingnan natin dyan? Lesson number one. Yung woman ito, understood niya, naintindihan niya, na ang lahat ng bagay hindi kanya, ang Diyos ang may-ari nito. Pangalawa, naintindihan niya, ang lahat na sa kanya at plano niya ay para sa Diyos din lahat. Nakuha niyo po yung bagay niyo. Notice those things. Okay. Her gift wasn't going to do much for the church. So why the great praise? Because she understood that all she had belonged to God. Sinaniwala siya lahat ng meron siya, ito'y biyaya ng Diyos. Hindi yung, sino dito nagtatites? Lahat tayo meron naniwala tayong tithings. But you know, hindi lang tithes ang sa Diyos. Even 90% that will remain from us comes, is God's property. Diyos ang may-ari niyan. Kaya maging doon sa 90%, maging wise spender tayo. Hindi lang gastos dito. Sa akin naman ito sa Lord, 10% lang sa inyo. No. Lahat ng yan ay sa Diyos. Kaya, papansin ninyo, ninotice ng Diyos yung bagay na ito. Pinansin ng Panginoon yun at natutunan natin. Si Gabe, okay, to give glory to God. Out of his sincerity to heart, out of her gratefulness for God's grace and mercy. Not upon an effort to preserve her public image or cleanse her conscience. Bakit? Ito po yung bagay na makasin natin. Yung iba nagbigay lang for public image. Reputation. Abay, ako nagbigay mayaman natin siya ako. Sino nyo? Pag nagbigay ka ng 1 million, 100,000 malalaking halaga. Anong recognition niya? Malaking recognition sa mundo. Pero pag nagbigay ka ng kukonti, pero buong kabuhayan mo na mabinigay mo, naniwala kasi ito yung Diyan sa Diyos at para sa Diyos at ang buhay may para sa Panginoon. Ano sabi po? Ang value ng langit doon, masigit yun. Ang value ng mundo kakaiba is sa langit. Kaya marami sa atin hindi masaya kasi parang ito lang tithes ko, ito lang offering ko. Lungkot naman. Mabuti ka pa, laki-laki ng tithes mo, offering mo. Sinasabi ko doon, bagamat ang Kalokan Bethel number one tithers sa atin, sabi ko, pati okay maingit. Naging tapat lang. Ako naniwala, tapat tayong lahat kasi ang mahalaga lang value nito, hindi sa value, kundi yung katapatan ng ating puso. What is in our heart? The attitude of the heart is so important sa Diyos. Amen po ba? Diba? Hello? Minsan, natutuwa tayo doon, oh, binigyan ka ng medalya, nabitan ka, first honor, valedictorian. Puro ka namang kopya.
nandadaya ka pa sa mga loob mo kasi hindi ka 100%, 99 lang. Hindi ka ba natuwa, 99 lang? 99 ka, tayo sa kasama mo, 98. Diba? Isa sabi niya, 99. O ako, 99 ha. Tapos nagyabang ka ba? Tapos yung mga klase mo lang, 100 silang lahat. Lungkot naman. Tapos malaman mo, lungkot ka. See? Sabi rito, yung buo niyang kabubuhay. Take note of that. Kung kabubuhay. So bakit tayo nagiging malungkot? Kapag naintindihan natin, ang buhay hindi para sa atin lang. At para din naman sa iba. At ang lahat ay galing sa Diyos. Sasaya buhay mo. Kasi God can take, God gives, and God can take away. Ang Diyos ang may-ari, ang Diyos nagbibigay, ang Diyos ang may-ari kumuha nito. Siyang may-ari ng lahat. Amen. And then, finally, yun na, finally. Yan, finally. Tugtog na, King. Tugtog na. Finally. The best offering giving that God is looking for is recorded in Romans 12:1. Remember this, giving is a form of worship. Alam niyo po ba, ang pagbibigay ay isang paraan ng pagsamba. Hello. And sharing the blessing of God is a form of worship. Worship, hindi lang po pagka nasa church tayo, kumakanta, ganito tulad nito, ang pag-worship. Pag-worship, pagkilala mo sa Diyos, pagpaparangal sa Kanya. And giving and sharing what we possess in life to people around us, especially to our loved ones, friends, brethren in the Lord, and even unbelievers, can be a source of true happiness and satisfaction sa buhay. Sino dito natutuwa siya, nagpakaloob siya, tumutulong sa kanyang kapwa, at naging masaya buhay niya? Marami yan sa Caloocan, Bethel. And to that, I praise God. Pupasalamat tayo sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Remember this, giving is a form of worship. As I find out, yung holy lang, ito po, itong pinakamabigat na essence. Sabi dito, alam niyo po ba, anong pagbibigay tayo, hindi tatanggapin ng Diyos, malibang mangyari mo na ito. Sayang lang, ika nga. Kaya nga mga kapatid, kinakausap ko sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong sarili bilang handog na buhay, manalagkadugulugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Pansinin niyo po yun. This is the true kind of worship as we give what? Not what we possess, but our life. Ang buhay natin. Ano yun? Ang hinahanap kasi ng Diyos yung puso. May panahon ka nga, sa Bible study ka, nasa prayer meeting, nasa gawain tayo, pero yung heart mo naman malayo sa Panginoon, sayang lang, hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging contento, hindi ka magiging satisfied, hindi ka magiging fulfilled sa buhay mo. Only Jesus can fulfill our lives by giving what? Nagbibigay nga tayo, pero yung buhay natin inliko at hindi tama sa Panginoon, lugi ka lang. Hindi ka magiging masaya. Lulungkot ka lalo. Lalo na sa panahon nag-iisa ka. Bakit ganun? Nag-church na ako pero lulungkot pa rin ang buhay ko. Because we fail to realize yung living sacrifice, buhay na pagbibigay ng ating sariling buhay sa Panginoon. Holy, sabi rito, buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Holy, living, and glorifying His name. Yung pala yung offering na gusto ng Diyos upang tayo maging fulfilled and satisfied sa buhay natin sa mundong ito. Ang tanong ganito, yes, Christian tayo, we believe in Jesus Christ, but are we experiencing a happy, blessed, fulfilled, satisfied, contented life? Sa totoo lang, marami ko nakausap, hindi sila kontento. May Kristo na sa puso. Nagbibigay na, naglilingkod na, pero bakit hindi masaya? Because we fail to realize ang pinaka-source ng lahat ay ating relasyon sa Diyos. Ang puso ang hinahanap ng Panginoon. Puso ang nais ng pasahin sa buhay natin. When our heart is happy, our life will be happy. When our heart's blessed, our life will be blessed. When our heart is right, your doing, your action will be right. Ang puso natin tama, ang gawain natin tama, ang paglilikod natin tama. We will never complain about doing what God wants to do. Even in my authority as a Caesar Superintendent, natutunan ko po ito na pag ako'y nagutos at walang relational sa utos, so hindi ako masaya. Sumunod ka pero hindi siya masaya. Pero pagka ikay yung utos, tapos sinunod ka din, may relasyon siyang itin-establish, ang saya ng dating noon. Masaya yun, kapatid, masaya. Mga magulang, how is your relationship? How is your heart in serving the Lord sa loob ng tahanan? Masaya pa rin ba kayo?
Masaya pa kayong mag-asawa? Sa mag-asawa, masaya pa rin ba kayo sa isa? Sa inyong paglilingkod sa mga, masaya pa rin ba kayo? Isentro niyo si Jesus Christ, believing that Jesus is the center of it all, and in Him, we can enjoy the life that He has provided to us. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, friends of God. Ang tanong, nasumpungan ko na ba yung buhay na masaya? Ganap. Fulfilled. Contented. Happy. Sa mga pangako ng Panginoon. Apat na bagay lang po yun. Pangalawa. Una. Ano una? Pray and read God's Word. Always. Pangalawa. Praise in His promises. Pangatlo. Share mo yung pangako ng Diyos. Pangapat. Finally, worship God by giving our lives to Him in a living, holy sacrifice that is acceptable to His sight. Kapatid, hilingin natin sa Panginoon. Pasayin niya ang buhay natin sa biyaya na ito na ating pumatunasan sa umagang ito. Meron po kayong nangailangan, prayer request, just come. Pagpipray po natin yung mga bagay na yan sa biyaya ng Panginoon. Mga bigatin, kung kayo may kalungkutan, nice pong pasayin kayo ng Panginoon. Remember the promises of the Lord. Anuwain po natin pangako ng Diyos sa buhay natin. Let's come. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, meron po ba tayong kailangan ng prayer? Allow me to pray in the strength of God. Lord, salamat po sa panahon kalakasan. Thank you, God, for this moment. Ikaw po ang aming kagalakan, tagumpay, biyaya. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos, patuloy po kami lumalapit sa trono ng kahabagan at biyaya. Patuloy po namin dinudulog sa iyo pangailangan ng bawat isa. Panginoon, ikaw po, Panginoon, na nakakaalam bakit lumulungkot ang buhay namin at ang tunay naming kalagayan sa iyong harapan, Panginoon. We just want to be honest about the loneliness that we feel, the sadness of this experience, Lord. Maybe perhaps it is because of our failure to realize, oh God, your programs and plan for my life. At minsan, Panginoon, yung mga bagay sa mundong ito, ang siya naming inaalaw, Panginoon, ang siyang magdikta sa aming desisyon upang sa palagay namin, pagka ginawa namin ito, sasayang buhay namin. Nakalimutan namin, Panginoon, isentro ang lahat sa iyong plano at programa para sa buhay namin ito. Lord, to that, forgive us. Forgive us from our failure, O God. Failing to understand your program, your plan for us. Failing to understand who you are. Lord, help us, O God, to pray and always keenly read your words and observe what is your promises for us daily. O Diyos, dalangin ko po, Panginoon, mangusap ka sa buhay so ng bawat sa amin. Tuwid mo po ang landas na aming tinatahak. Lord, pasayain mo ang bawat bagay na ganap sa aming pong buhay. Ako po ay naniniwala, hindi mo layunin lumungkot ang bawat isa sa amin. At kung may kalungkutan man, Lord, ipahayag mo sa amin ang dahilan, O Diyos, upang ito ay aming maisuko sa iyong harapan sa mga umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Lord, speak to them. Speak to our hearts. Speak to everyone, O God, who are here. Lord, we pray for your provision. We pray for your blessing. We pray for your guidance. We pray for your leading. We pray for your loving embrace. Make us all blessed. Make us all happy, Lord, in the name of Jesus. Lord, tulungan mo kaming laging dulog sa iyo ang aming pangailangan bago kami mag-isip ng mga plano at programa para po sa aming kalagayan. Lord, tulungan mo kami lagi po namin bigyan pansin. Ang pangako mo, maalala po namin mga talatang binasa mo, binasa namin sa iyong salita, O Diyos. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, panahon at sapat na pagpapasya para sa aming sarili, Lord, na unahin ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Tulungan yung pangako, Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Naniniwala kami, Panginoon, dadagdag mo ang mga bagay na iyong nilaan namin pong tanggapin sa araw na ito dahil sa iyo, Panginoon, at kadakilaan mo po sa buhay namin ito. Salamat po ng marami. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise God in the name of Jesus. Lord, Father God, Panginoon, kaya mong abutin ang bawat isa. Ipuhin mo po, Panginoon, kalagayan ng bawat isa. Pauwiin mong lungkot, pasayin mong buhay ng bawat isa sa aming Panginoon sa umaga ito. Kung hayaan, Panginoon, na mayroong isa sa aming uwi, at taglay pa rin niya yung kalungkutan at hindi mo pinasaya ang kanyang buhay. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako. Ipaalala mo sa amin, Lord, ang pangako mo na yung lilaan para sa aming kalagayan sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Lord, I pray for healing
I pray for love and touch. I pray for strength. I pray for power. I pray for energy. I pray for resources of God. Lord, I bless. Bless mo po ang sagot sa kanilang mga katangilingan sa buhay. Panginoon, Lord, yung failure namin, Lord, I pray in Jesus' name. Let your blessing be poured. Let your blessings flow, O God, in the name of Jesus. O Lord, alam mo po, Panginoon, kung ano mabuti para sa kanila. Lord, I may pray a lot, but Lord, you don't know what's important sa buhay po nila. Lord, I pray, God, in Jesus' name, Lord. Pasahin mo po, Panginoon. Pawiin mo ang luha. Pawiin mo ang lungkot. Sa pangalan ni Jesus, Lord God. Dalain ko, Lord, ang katwiran mo ang maganap. Kalooban mo mangyari, Panginoon. Direction mo ang manguna, Panginoon, sa buhay ng mga kabataan ito. Mga bawat isa sa mga nanay, tatay na nandito. Or sa bawat isa na lumapit pa, maging po sa kanila. Kailang kinaupuan, kinalalagyan, Lord. We pray for your blessing. We pray for your loving touch. We pray for your embrace, God. Yakapin mo sila, Panginoon, na yung presensya, Panginoon. Sa imong buhay nila, O Diyos. Lord, in the name of Jesus, Lord, we entrust everything to you, O God. In Jesus' name, we entrust my sister to you, Lord. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Lord, padama mo ang kanyang pagpapala na iyong inilaan para sa kanya, O Diyos. In the name of Jesus, Lord, I pray for my brother, Lord. Take good care of him. In Jesus' name, Lord, anoint him. Bless him. Empower him. Make him happy, Lord, in the name of Jesus. Bless his family. Bless everything he do. Bless his work. Bless his ministry. Bless everything, Lord, he possess in life. In Jesus' name. Pagpalay mo, Lord, lahat ng bagay na kanyang pagtaglay. Lord, aliwin mo po ang kapatid namin ito sa panahon ng kanyang kalungkutan, panahon ng panglulupaypay, panahon ng kanyang panghina, pag-iisa, O Diyos. We pray. Make him happy, Lord. Hallelujah. According to your promise, hindi mo siya iwan, ipababayaan man, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, hindi mo siya pinabayaan sa panahon ng kanyang pangulila sa Panginoon Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for the strength. Thank you for the hope. Lord, alayin ko, Lord, ang mga young people na ito, Lord God. I pray for direct directions. May them feel, O Lord, na yung pong kalooban mo ang siyang maganap sa kanilang buhay upang sumaya lagi, Panginoon, ang kanilang sitwasyon, O Lord. I pray, God, ilayin mo po sa mga kalungkutan, O Diyos, magdudulot sa kanila ng hinagpis, ganap na kalugihan sa buhay nila, O Diyos. I pray in the name of Jesus. Lord, I pray for my brother. Continue to bless him. In Jesus' name, continue to bless my sister, Lord God. Strengthen him. Strengthen her, Lord God, in Jesus' name. Bless mo po siya, Ama, sa pangalan ni Jesus. Kalakasan, kagalakan po pang imadama niya sa kanyang buhay, O Diyos, sa mga oras na ito. In Jesus' name, Lord. I pray for my sister. Lord, bless mo po siya. Palakasin mo, patatagin, pagtalay mo kanyang buhay. Ama. Dalain ko, O Diyos, biyaya mo, kalinga, tagumpay. Hallelujah. Samahan mo siya lagi. Aminsay mo po yung magpaalala sa kanya. I-bless mo siya, Lord, upang maging channel blessing sa iba. Lord, nais mo po, Panginoon, tayo. Taguyod ang aming buhay, pananampalataya, at paunlarin ang buhay ng bawat isa. Lord, I pray for healing. I pray for touch. I pray for power. I pray for blessing, O God. And we claim it right now, Lord. We claim it in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, I pray. Happiness. Tagumpay po, Panginoon, sa anong buhang ginaganyang inaharap na pagsubok, O God. I pray. Lord, give her victory. Give her satisfaction, fulfillment in life. As he come to know, to realize, Lord, how important you are sa buhay niya. In Jesus' name. Lord, I pray, Lord God. Lord, sa mga anak, Panginoon, na ito. I pray, Lord, for blessing, Lord. Ano man pong burdens, nalungkutan, pawiin mo po, Panginoon, ipadama mo po na hindi niya sila iniiwan at may mga pangako kang dapat nilang maalala, Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang mga pangako, kapatid. In the name of Jesus, Lord, we praise you for your promises. O God, kung naniniwala ka, tatanggapin mo ngayon ang biyaya at pangako ng Diyos. Purihin mo siya. Simulan mong pasalamatan ng Panginoon. Ayos ng Diyos, simulan mong madama ang kagalakan ng pagdating ng Panginoon ng kanyang pagpapala sa ating pong buhay. O in the name of Jesus, Lord, I pray for blessing. I pray for power. I pray for strength. I pray for your love and care. Unload our burden in Jesus' name, Lord. Pasayin mo ang buhay niya sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, pangalan, entrust our life to you, God, in Jesus' name. I pray. In Jesus' name, Lord, I pray, God. Hallelujah. I-uplift mo kalagay na aming kapatid nito, Panginoon. Unload our burden. I-uplift mo sa kanyang karirapan. In Jesus' name, Lord, makituno na niya, Panginoon, ang blessing galing sa iyo. And Lord, allow her, Lord, to change her life. Allow her to learn, Lord God, how to give to others, especially in the moment na kanyang kalong kasalatan. Padama mo, Panginoon, na tugumpay mo ang siyang kanilang karanasan, O Diyos, sa buhay nito. Sa pangalan ni Jesus, Lord, in the name of Jesus, I pray for this young man. Pray for this family, Lord, in Jesus' name, Lord, bless them. Bless them, bless them, O God. Empower them. Give them strength and energy, Lord, that they need, O Lord, to tackle the world full of trials and difficulties in life. Salamat po, Panginoon. Magpalain mo kanilang buhay. Patuloy mong gabayan, patuloy mong pagpalain, ingatan, Panginoon, ang buhay ng mga kabataan ito. In Jesus' name, we pray. In Jesus' name, we pray.
Lord, for my sister, Lord, I bless mo po siya. Ano man dahilan ng kanyang kalungkutan, pag-uwiin mo ito. Ngayon siya ng tagumpay. Nagmalak siya, Lord. In Jesus' name, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panahon, Diyos ka. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya. And let's offer ourselves as a living holy sacrifice to God. May our heart right in His presence always. Amen, Lord God. May our heart be always right to Lord, holy presence, O God. Hallelujah, hallelujah. O God, magbabago Diyos ka sa pangitiin mo kaming lahat, pasayin mo ba sa amin, Lord. Hallelujah. O Diyos, naniniwala po kami, Panginoon, na pinagpapala mo patuloy ang aming mga buhay. Pero hindi po natatapos doon ang aming kagalakan. Hindi po nagsimula at natapos ang kagalakan dahil may tinanggap kami mula sa iyo. Kundi Lord, ito'y nagpapatuloy. Sinais mo po, Panginoon, maging channel of blessing kami sa iba. Panginoon, ang kagalakan nawa ng pagtulong sa aming kapwa ay patuloy na nagana sa buhay namin ito. Sa loob ng tahanan, sa loob ng pamilya, sa opisina, sa mga kami naroon. Lord, make us a channel of blessings. Fill us always with a lot of blessing that comes from you so that we may be a source of happiness to people. And even us, Lord, enjoy namin sa buhay namin ito. Ay matutunan namin masaya na may kagalakan ang pagkakaloob sa iyong gawain. Panginoon, salamat po muli, Lord. All the blessing, honor, glory belongs to you. In Jesus' name. Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Lahat ng masaya, magsabi ng praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y dadako sa pangmahalagang gawain at masayang gawain po ang paggunitang muli sa katwiran, tagumpay, pagmamahal ng Diyos sa atin sa pagliligtas niya. Taglayin niyo po ang inyong mga bagay na natin tatanggapin. Tayo pong lahat ay muling tumayo. Today is first Sunday of the month. And let's enjoy the moment. Ito po'y binigay ng Diyos sa ating kalayaan. Muli natin pong magaganap ang pag-alala sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin ito. Bago po natin tanggapin, basahin po natin talata ng Biblia. Ito pong ating mababasa sa 1 Corinto chapter 11, verse 23. And let's enjoy reading this verse kahit na ito'y paulit-ulit natin binabasa. Atin pong masayang basahin. Bagamat ang istorya po'y may kalungkutan sapagkat ito po'y kinilalaman sa kamatayan ng Panginoon, pero may kagalakan ng dulot yan. Sabi rito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ilan niyo, salamat ang Diyos marunong magbigay. Hindi siya nagbibigay ng buhay, hindi siya nagbibigay ng kalakasan, kundi nagbibigay siya ng kanyang salita at kasiguruhan ng kanyang mga pangako sa atin. Nung gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na pinihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Recollections, remembering God, goodness. Gawin daw natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Kaya lang kung minsan, nagiging normal, nagiging traditional, nagiging ritual. Kasi first Sunday. Pero God is looking at the very heart of each and everyone. Yung puso natin mismo nakatuon dapat sa Panginoon, alam niyang, ayun po ang anyang inobserbahan.
puso natin na may pagpapasalamat. I remember na kapag naalala ko yung cross ng Calvary, hindi po mawalang, hindi ko lumuha, umiyak. Kaya sa sasakyan, meron po kong tape doon, pangmatluma na yung at the cross when I first saw the light. Habang pinatutugtog ko po yun, sa panahon ng panlulupay, pinatutugtog ko para lumakas at magkaroon ng kagalakan. Kasi siya ang ilaw at liwanag ng buhay natin. Siya yung Diyos na nagsakripisyo para sa atin. Siya yung Diyos na nagmahal, nagalin ng kanyang sarili, namatay sa krus, alang-alang sa atin. Hindi po tayo natutuwa nun. Sa kabila ng malungkot na sitwasyon, may kagalakan pong dala ito para sa ating lahat na nagtitiwala sa Panginoon. At ang sino mong nanalig kay Kristo, may buhay na walang gan. May kapatawaran sa kasalanan at may pag-asang dala. At ang paglilingkod sa Kanya at pagsunod, hindi po kalugyan, hindi po kalungkutan, kundi kasiyahan. Maging bagay na ito yung silbi po itong kagalakan sa atin. At sabi ko rito, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kopang ito, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagparito. Wow! Ibig sabihin, pabalikan niya tayo. In His physical presence, there is a rapture of the church. We will see Him face to face again. Amen. Ang masaya pong sumasalubong sa Panginoon, yung masayang nag-aantay. Pero kung hindi ka masaya nag-aantay, hindi ka masaya magsasalubong. Magugulat ka, mabibigla, maraming matakot ka pa. Pero ang tanong, masaya pa ba tayo darating ang Panginoon? Salamat po sa tatlong amin. Bakit tatlo lang? Pinaniwala tayong lahat dapat maging masaya. Ang problema lang, we fail to realize the importance of God's message. For us to enjoy ang presence ng Diyos, hindi lang tayo sinimulang iligtas, kundi patuloy na tayong aarugain at isasama sa Kanyang piling magpakailanman. Amen. Praise God. Tapos, sabi ng Bible, matapos magapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang itong bagong tipa na pinagtitibay na aking dugo. Tuwing kakain, kung inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay, at iinom ng sarong ito, pinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagparito. Tayo pong lahat ay muling manalangin. Magpasalamat na may kagalakan sa Diyos. Lord, thank you po. Salamat. Bigyan mo po kami ng laging opportunity, open doors of opportunity, open moments, O God, remembering your goodness. Maalala po namin kabutihan mo sa amin. Lord, bagamat ang krus ng Kalbaryo ko minsan mahal na araw lang po na ito pinagdiriwang, pinag-uusapan. Pero sa amin mga Kristiyano, totoo at nagmamahal sa iyo. Tunay nakakilala at nakaunawan pagliligtas mo. Lord, ito po hindi lang panglingguhan, kundi araw-araw inuunawa namin na may Diyos na nagmamahal sa amin. Diyos kumakalinga, Diyos na marunong magpatawad. Lord, tulungan mo rin kami, Panginoon, matutunan namin mga bagay na tinuro mo sa amin. Upang sa ganun, Panginoon, sa ganun din, sa buhay namin, ay may reflect namin ang kabutihan mo sa aming kapwa. Lord, you are God who forgives. Lord, help us to forgive. Lord, you are God of love. Help us to love. You are God who gives. Help us to give. God who shares. Help us to share, Lord, your goodness. And Lord, you are God who correct us from our wrongs. And help us, Lord, to correct ourselves from our wrongs. Help us, Lord, to be concerned as you are God who concerns about the welfare of our lives. Salamat po, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat sa kamatayan. Salamat sa iyong banal na dugo na tumagas sa krus sa Kalbaryo na naglilis namin kasalanan. Salamat, Lord, na kayong nangako na kayong muling paparito upang saan kami na doon, ikaw may dumaon at makapiling kami magpakailanman. Lord, salamat sa langit na bahay naming uwian. And Lord, any moment from now, you might come and our lives in this world may end. But Lord, in you, there is eternity. There is eternal. May pangwalang hanggan. May eternity, Panginoon. May forever sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, forever life. In Jesus' name. Tamaan mo kami sa pagtanggap ng mga bagay na ito. Maging kagalakan po namin ito at patuloy namin unawain ang kasiyahan dala nito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Kalaki po ang aming taos. Puso po pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, amen, amen, and amen. Tayo pong lahat ay sama-samang tanggapin. Masama po nating inumin. Hallelujah, hallelujah. Unay na mabuti ka, Panginoon. Unay na dakila ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na aming napakinggan sa araw na ito. Salamat dahil hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon. Kahit minsan, Lord,
tunay at tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat, Lord, dahil lagi namin nakikita yung kabutihan mo sa buhay namin. Tunay nga, Panginoon, alam namin wala kang hangad, kundi ang lahat ng makapagpapasaya sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga katugunan sa panalangin. Salamat, Lord, dahil lagi kang nandiyan, Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng aming buhay, Panginoon, nandiyan ka. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Maging doon sa mga kaganapan sa buhay namin, Lord, sa mga problemang dinadanas namin. Alam namin, kasama ka namin, Panginoon. Ikaw yung patuloy na tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat, O God. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, ang patuloy na gabay mo, patnubay mo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na lagi na, Lord, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat namin sasabihin, iisipin, Panginoon, ikaw ang aming maitaas, ikaw ang aming mapapurihan, ikaw ang aming mabigyan ng kaluguran, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, kapag nabigyan ka namin ng kaluguran, kami ang unang-unang magiging masaya rin, Panginoon. Tulungan mong maging kagamit-gamit sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. Patuloy namin itong magamit para sa iyong kaluwalhatian. Patuloy kaming makapaglikod sa iyo, Panginoon, ng walang anumang kahadlangan. Ikaw ang maging priority sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy namin maipadama sa iyo, Panginoon, ang aming mga pagmamahal, Panginoon, sa pamamagitan ng aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. Bigyan mo ng lakas at mahabang buhay ang bawat isa, Panginoon, upang patuloy kami makapaglingkod sa iyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming pastor. Patuloy mo po siyang hawakan na iyong makapangyarihang kamay. Patuloy mo siyang pagalingin sa kanyang karamdaman, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan, Lord, ng lakas at tibay ng katawan, Panginoon, upang patuloy siyang makapaglingkod sa iyo, Panginoon, ng mayroong kalakasan. Patuloy mong magamit yung buhay niya para sa iyong kaluwalhatian. Sa iyo namin siya pinagkakatiwala, Panginoon. Ikaw ang dakilang manggagamot. Alam kong hindi mo siya pababayaan. Alam kong mahal mo siya, Panginoon, at pagagalingin mo siya, palalakasin mo siya, Panginoon. Palain mo siya maging ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Lord, salamat sa patuloy na pagpapala mo sa Caloocan Bethel. Salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. Patuloy mo ingatan ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. Patuloy namin dala, Panginoon, yung kagalakang kaloob mo, Panginoon. Patuloy namin taglayin, Panginoon, yung mga biyaya ng iyong salita, Panginoon. Ito yung magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pasko natin ating mga kamay sa Panginoon. Sa ating pabaglisan sa tanong ito ng Diyos at patuloy na paglilingkod na may kagalakan at patuloy na pag-enjoy ng buhay na ito na sa ating pinahiram. Taglayin ang bawat isa sa ating basbas at pagmamahal ng Diyos Ama. Biyaya at pagliligtas at patuloy na pagpapala at pagpapagaling ng Diyos Anak at Ama. Patuloy na pagkipisan, kaaliwan, patnubay, direksyon ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you. God bless you. God bless you.